So, hey, what's up mga kabilbil? Welcome back again to my channel. Kaya kung bago ka lamang po dito sa aking channel at hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na po at huwag mo pong kakalimutan na pindutin yung bell button para lagi ka pong updated sa aking mga ina-upload ng mga videos. So, sa video ito ay tatalakayan po natin ang 6 na kamalian ng isang YouTubers or ng isang vloggers sa pagka-upload po ng videos sa kanilang YouTube channel. Oh yeah, alright. Pero bago po natin talakayin ang ating topic for today, ay nais ko munang ibigay sa inyo yung kahalagahan ng topic natin ngayon, mga kaibigan. So, mga kaibigan, napakahalaga po ang topic natin ngayon. Upang sa ganon ay malaman nyo kung ano yung dapat nating iwasang pagdating sa pag-upload po ng mga videos, mga kaibigan. So, sa pamamagitan po ng ating topic ngayon ay magkakaroon kayo ng idea and knowledge for protection for your YouTube channel and also kung paano nyo mas mapapaganda ang inyong mga ina-upload na mga videos, mga kaibigan. So, kapag perfect, maayos, maganda po ang ating mga ina-upload na mga videos. So, hindi mabubore yung ating mga viewers and of course magkaka-interest sila na panoorin ang inyong mga ina-upload na mga videos kasi nga hindi boring, di ba? So it's look like promoting your channel and your videos. So actually napanood ko itong content na to sa ating kaibigan na si AG Vlog Adventure, kaya kapag hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa kanya, mag-subscribe ka na po sa kanya, AJ Vlog Adventure. Actually, may 4 siyang ishinare doon na mga kamalian ng isang YouTubers and ng isang vlogger pagdating sa pag-upload po ng mga videos. So, ngayon, para magkaroon na po ng ng ambag sa kanyang content, so dinagdagan ko po siya ng 2. So, ngayon, 6 po ang ating pag-uusapan na kamalian ng isang YouTubers or ng isang vlogger sa pag-upload ng mga videos. So, para magkaroon din po kayo ng mga kaalaman, lalong-lalo na po sa ating mga YouTube friends and of course sa mga baguang YouTubers, mga kaibigan, baguang vloggers, upang sa ganun ay magkaroon kayo ng knowledge about ito upang mapangalagaan nyo ang inyong YouTube channel, mga kaibigan. Oh yeah, alright. So, handa na po ba kayong matuto at malaman ang 6 na kamalian ng isang YouTuber at ng isang vlogger sa pag-upload ng video sa kanilang YouTube channel? Kapag handa na kayo, ay panoorin niyo lang po ang aking napaka-iksing intro. Pasok! Welcome back to Kaibigan, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Papunta na po tayo sa unang kamalian ng isang vlogger sa pag-upload ng video sa kanilang YouTube channel. Number 1. Mali po na kapag nagbibideo po tayo ay nakaportray po ang ating camera or yung cellphone na ginagamit natin sa pagbibideo. So, sobrang mali po yung ganon kasi hindi niya okupado yung mismong screen kasi may black sa gilid, may black sa gilid. So, parang ang pangit siyang panoorin, mga kaibigan. Katulad yung nakikita nyo ngayon sa screen. O, ganyan po yung yung magiging kalabasan ng inyong ina-upload na mga videos. So, dapat mga kaibigan, ang ating ginagawa or kapag nagbibideo tayo ay landscape po upang sa ganon ay okupado niya ang buong screen ng phone or ng desktop na ginagamit ng mga viewers, mga kaibigan. So, punta naman po tayo sa pangalawa. Number 2, nakamalian ng isang vlogger or YouTuber sa pag-upload ng video. Oh yeah, alright. So, mga kaibigan, ang pangalawa is dapat hindi po tayo tumitingin sa may screen kapag nagbi-video po tayo, mga kaibigan. Dapat po naka-focus po ang mata natin sa lens or dun sa mismong camera, mga kaibigan, upang sa ganun ay magkaroon kayo ng eye-to-eye contact ng inyong viewer, mga kaibigan. So, kapag sa screen ka nakita, parang ganito yung nakikita mo dun. Hey, what's up mga kabilbil? Welcome back again to my channel. So, parang wala siyang eye-to-eye contact, mga kaibigan, diba? So, mas maganda talaga na nasa camera ka upang sa ganun ay ramdaman nila na siya yung pinagsasabihan mo
o pinagsisharean mo ng vlog mo o katulad ng ginagawa ko mga kaibigan, nakikipag eye to eye ako lalong lalo na mga kaibigan kapag nagtuturo ako mga kaibigan ng acting workshop ng tutorial. So mas maganda po yung ganito mga kaibigan. No, yeah, alright. Kasi napaka-importante din kasi yung connection ng vlogger at ng viewers upang sa ganun ay ano, hindi sila mabore. And of course, ano, maramdaman nila yung topic na isinishare mo sa kanila. Okay, yeah, alright. Tama ba ako? Kung hindi, erase na lang. Erase. So, punta naman tayo sa pangatlong mga kaibigan. Oh, yeah, alright. Ang pangatlong kamalian ng isang vlogger, ng isang YouTuber sa pag-upload ng video. Hindi po dapat mahina ang ating boses mga kaibigan at mas malakas po ang ating background music mga kaibigan. Maling-mali po yan mga kaibigan. So kadalasan po sa mga Filipino vloggers mga kaibigan ay kapag nag-upload sila ng vlog nila ay nilalagyan po nila ng mga ano, ng mga background music. So upang sa ganoon ay ano, ay magkaroon naman ng buhay ang kanilang vlog. So, dapat po mga kaibigan, kapag nag-upload po tayo, ay klaro po, malakas po ang boses natin upang sa ganon ay mas lalo tayong maiintindihan ng ating mga viewers, mga kaibigan, di ba? Dapat mas malakas ang ating boses kaysa sa background music na isiningit natin sa ating vlog, mga kaibigan. For example, kapag mas malakas yung ano, yung music, hindi ka nila maiintindihan. So, parang nag-lipsync ka lang. Wala po tayo sa I can see your voice, mga kaibigan. Nandito po tayo para mag-vlog, para maintindihan ka ng inyong viewers, mga kaibigan. So, right, for example, ganyan. Oh, yung nakikita nyo sa screen ngayon. Panoorin nyo. Oh, diba? Ang pangit. Parang ilong lang yung nakakadinig. So, mas maganda talaga na klaro, malakas ang inyong boses upang sa ganon ay maintindihan ng mga viewers. So yeah, alright. So punta naman po tayo sa pang-apat mga kaibigan. Pang-apat na kamalian ng isang YouTuber, isang vlogger sa pag-upload ng mga videos. Oh yeah, alright. Yung ang pangit po ng background po ng kanilang vlog mga kaibigan. Dapat po mga kaibigan kapag nag-vlog po tayo, lalong-lalo na po kapag ano, kapag nasa inside house po tayo, kapag nasa loob lang po tayo ng bahay nag ano, nag-video ng ating mga vlog, ay dapat maganda naman po ang ating background upang sa ganun ay ano, mas maganda naman tignan sa monitor. Kapag nasa indoor po tayo, mas maganda po kapag plain po ang ating ano, background mga kaibigan. Hindi yung pag background ka, may kaldero, kung ano-anong nasa likod mo. So mas maganda po talaga yung ganito. Lalong-lalo na po kapag yung content nyo ay nagtuturo kayo, o nagtutorial kayo, or nagbibigay kayo ng aral sa inyong mga viewers mga kaibigan. Katulad nito, o diba? Mas maganda kapag plain. Upang sa ganon, sa'yo lang mismo nakatingin or nakafocus sa mukha mo yung nanonood sa iyo. And of course, sa'yo lang nakikinig. So, kung wala silang makikita na mga kung ano-anong mahahalata dyan sa likod mo kasi plain nga lang, diba? Oh yeah, mga kaibigan. Oh yeah, alright. So, kung gusto niyo naman pong ano, pagandahin talaga yung ano, yung background niyo. I-film nyo na nasa labas kayo kasi hindi pa naman tayo pwedeng lumabas kasi nga GCQ. Kailangan lang na ano, gumamit kayo ng green screen upang sagan mapalitan nyo yung background nyo na parang nasa beach kayo, nasa Paris kayo at kung saang lugar mang gusto nyo, diba? So, marami pong paraan sa pag-vlog mga kaibigan. Kaya, pag-aralan lang po natin ito mga kaibigan. So, punta na tayo sa panglimang kamalian ng isang vlogger. Hindi ine-edit yung vlog. Karamihan sa mga Pilipino ay ine-edit, pero may mga vlogger talaga na hindi nila ine-edit yung mga ina-upload nilang videos. Ang pangit mga kaibigan, dapat may edit po siya para makat-cut naman siya, hindi yung kapag nag-loading ka na,
makikita lang yung loading mo doon, di ba? Right, for example, magbibigay ako ng isang example. Hello po, welcome back again to my channel, and to those people who don't have yet subscribed to my channel, what are you waiting for? Please subscribe now, and of course don't forget to click the bell button to make you always updated to my uploaded videos. So, ang topic natin ngayon is... ang topic natin ngayon is all about acting workshop. Di ba? Ang pangit, dapat in-edit naman nila or i-edit mo naman ang inyong video upang sa ganon ay diretso-diretso naman po yung pananalita mo upang sa ganon ay gumanda naman po ang inyong vlog, mga kaibigan. Edit-edit din pag may time. So, punta na po tayo sa pang-anim. Last but not the least na kamalian ng isang YouTubers at ng isang vloggers sa pag-upload ng video. So, yeah, alright. So, ang pang-anim po is gumagamit ng mga copyright music at copyright video, mga kaibigan, or yung mga reused video or used content, mga kaibigan. Kapag nag-vlog po tayo, mga kaibigan, ay huwag po tayo manggaya ng mga content ng iba. Pwede naman pong manggaya, mga kaibigan, pero dapat sarili mong gawa, hindi yung download mo or in-screen recording mo yung video ng iba tapos yun din yung i-upload mo. So, sobrang mali po yan, mga kaibigan, dahil hindi po talaga tayo basta-basta nakakapag upload lang ng kung ano-ano dito kay YouTube channel. So, kailangan po natin ingatan ang ating channel upang sa ganun ay gumanda ang ating image kay YouTube, mga kaibigan, para hindi tayo magka-violate. Para hindi masira ang ating YouTube channel, mga kaibigan. So, wag na wag po tayong gumamit ng video ng iba. Okay? Or ng content ng iba, mga kaibigan. So, ayan po yung anim na kamalian ng isang YouTubers at ng isang vloggers sa pag-upload ng mga videos. So, sana po nakapagbigay po ako ng kaalaman sa inyong lahat, mga kaibigan. Oh yeah, alright. Lalong-lalo na po sa mga baguhang YouTubers, nakakatulong po itong information na ito to make your channel perfect and clear. So, mga kaibigan, maraming salamat ulit sa patuloy na pag-antabay at pagsuporta kay Team LBCTV Vlogger. So, hanggang dito na lang. Balik na po tayo sa ating butihing kaibigan na si Antonio Sugoy.